Buenos dias, magluto tayo ng pinakbit na walang bagoong. So, itong ating karne na liempo na hiniwa siya ng pa-curb. So, ito yung ating ampalaya, kalabasa, at meron tayong tanlad, sitaw, okra, talong, kamatis, bawang, sibuyas, at ito naman ang nor cube. At ito naman ang magic sarap. So ito, soy sauce, at kailangan din natin tubig. So mag-start na tayo magluto. So ito, handa na yung mantika. So unahin na natin tong sibuyas, bawang, kamatis. Pwede silang pagsabayin. Yan, pwede na silang sabayin. Dahil mainit na yung mantika. So ganun-ganun lang siya. Lutuin na ng maayos. Yan, hintayin na natin. Ang baboy na liempo, susunod na pagigisahin na natin ng maayos na ganito. So kailangan talaga maluto siya ng maayos. So ganyan talaga siya, ganito rin lang siya, mix lang siya ng ganito para balance. Ayan, isunod na natin ang nor na pork. So gisahin siya ng ganito para balance naman sila. So, ayan. Ngayon, mag-add tayo ng tubig. Ayan. Dali ha. Maglagay tayo ng tubig. Ayan. At pakuluan natin para medyo lumambot-lambot naman yung karne. Ayan. Sunod na natin. Takpan na natin to. Ayan. Pakuluan mo na natin. Ayan. Isunod na natin ang ampalaya at kalabasa. Kasi luto na yung ating ginisang baboy. So, ayan. Pwede na rin natin isunod ang sitaw. Ayan, sitaw. At yung okra. Pwede na sila pagsabayin. So, gisa-gisay ng maayos ng ganito. Ganyan. Kaya tayo nagluluto ng pinakbit na walang bagoong, dahil yung iba ayaw ng bagoong, katulad ng may anak ako na ayaw ng may bagoong dahil may allergy siya sa bagoong. So ito, ilagay na natin ang talong. Ayan. So ating talong, binabad natin sa tubig para hindi siya mangitim. So ganyan, kailangan talaga ganito. Kailangan marami tayong gulay dahil kailangan natin ngayon parang ating katawan malusog. Kailangan natin sa kalusugan ngayon. Alam mo naman sa panahon natin, mahirap po magkakasakit. So, kailangan natin ng maraming gulay. So, ang kalabasa nito, pinakbit na walang bagoong. Pwede na. So, tatakpan na natin. Ay, teka lang, maglalagay pa pala ako ng ano. Itong magiksara para timplado na siya. So, ayan. At maglalagay na rin tayo ng soy sauce. So, ayan. At maglagay na tayo ng asin. Ito, asin. Ayan. At i-mix na natin muna siya ng ganito. Ayan. Para malasa na siya tumamaya. At maglagay na rin tayo ng may natira kong tanlad. So, itong tanlad para bumango lang ating ulam. So, ayan. Ngayon, dahil parang kulang ang tubig, pagdagdag tayo ng tubig na pinakuluan. So, ayan, kailangan natin makulo dahil pinakulo ang tubig para mabilis lang siyang kumulo at lumambot to. So, ayan. So, tatakpan na natin to. So, ayan. Ayan, hintayin na natin siyang maluto ang gulay. Ayan, luto ng ating pinakbit na walang bagoong.
So, meron lang siyang baboy. So, ayan. So, ayan, luto na. Pwede nang kumain. Ilagay na natin dito sa lalagyan. Kailangan natin kumain ng masustansya para ang ating katawan ay malayo sa sakit. So, kailangan talaga lagi kayong kain ng gulay. So, ito kompleto ang ating pinakbit na gulay. Pinakbit na walang bagong para hindi kayo ma-allergy. So, ito. Meron naman siyang kasim na ilagay ditong karni. Baboy na kasim para madaling lumambot. So, ito ng ating pinakbit. So, malasa to. Masarap to. Ayan, tingnan natin. Masarap na itong ating pinakbit. Try nyo to. Subukan nyo to magluto ng ganito. Ito si Beng. Salamat sa panonood.